Ginunita ngayong araw ang mga kilalang peacemakers o mga lingkod bayan na nagsulong ng kapayapaan sa bansa. Bahagi ito ng pag-alala sa National Peace Consciousness Month. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Idinaos ngayong araw sa iba't ibang lokasyon ang National Peace Consciousness Month sa pangungunan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Pinangunahan ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang wreath-laying ceremony sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguiga, kung saan nag-ala ito ng bulaklak sa tatlong peace champions and advocates na sina dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., former President Fidel V. Ramos, at former COMELEC Commissioner Heidi Yorak. Ayon kay Secretary Galvez, nararapat at mahalaga lamang nagunitain ang mga sakripisyo ng mga nasabing lingkod bayan para makamit ang ganap na kapayapaan sa bansa. So yun ang commemoration natin na yun is really to, it will give us continuous inspiration sa PAPRU as peacemakers. Nakita natin yung kanilang life as peacemaker. It is very enduring, it is very inspiring and yung resilient in a sense. Habang isinagawa din ang wreath laying sa Manila Memorial Park, Parañaque City bilang bahagi ng selebrasyon ng National Peace Consciousness Month. Dagdag pa ni Secretary Galvez, may apat sila ngayon na tinututukan na peace tables. Kabilang nga dito ang Bangsamoro, kasamang MILF at MNLF, Kapatiran CPLA, ABB Rejectionist Group at ibang local peace engagement kung saan patuloy na nakikitaan ng magandang resulta. Yung mga rebel returnees natin, yung ating mga friends rescued from the insurgency na nakita natin sa mga insurgency areas, nakikita natin na they are pinning some hope that the government will fulfill our promise to provide them good life in order to have a peaceful and productive life. Samantala, ang taon ng pagdiriwang ay alinsunod sa Proclamation No. 675 na inilabas noong 2004 na naglalayong itanim ang higit na kamalayan at pag-unawa sa pagtataguyod ng kultura ng kapayapaan sa buong bansa. Joshua Garcia, para sa Bayan.